war, calamity, tragedy, and other adversarial events may damage people's lives and properties, but they also open doors for solidarity and compassion. Here's the story of Saripada Pacasum, whose love for his people and homeland is enormous, a Maranao, a Filipino. Saripada, better known by the name Tong, is a member of the Saracan Search and Rescue Association of Citizens Advocates for Nonviolence. It is also called Suicide Squad because for the majority, to enter the war zone or main battle area is risky. Tong told his story and experience at Marawi Siege from the first day. He felt he needed to think and act immediately because he did not have the time and choice. He pointed out that humanity was superior because it was his life's fight. It was his jihad. During the siege, makikita mo yung ano eh, yung kahit nandyan yung fear mo, lumalabas yung kwan ba, yung humane side ng tao ba, na kahit like yung kami, being rescuers, alam namin na wala, chaotic kasi nung oras na yun. Ang daming putok, nakita mo sunog, tapos naririnig mo sa radio, dito ang dami nila, ang daming mamauti, nagbabalilan. Tapos may mga calls pa from mga immediate relatives mo na stranded sa loob. So hindi mo alam kung sino yung unahin mo na, hindi mo alam rin kung saan ka pupunta. Hindi mo rin alam kung sino yung kalaban. Ang daming factors na nagpa-play sa mind mo. Naisip ko yung mga anak mo. Hindi rin ganun kadali na labas sugal mo. For me, I thought yun na yung sa akin. Hindi na ako umakal. Wala na, hindi na. Fear of God, love for your fellow human beings. When I say human beings, you're not just talking about Muslims lang, isa lang naman yan tayo lahat eh. At least may ginawa ka eh. What if you were on the other side, ikaw yun, tapos hindi ka, diba? Yun, alhamdulillah na walang casualty. What happened to Marawi reaped a variety of emotions, fear, anger, and confusion. But eventually, each person's humanity is important to get out of such situation. Dito kasi, at that time, ilan lang kami? Dalo, tatlo. May mga dumating from Cotabato. Meron rin kaming group na nandun sa loob. Day 6 yata kami dito nagkita. Dito na kami nagkita sa Capitol. Tapos, si Miko ang nagbuo sa amin. Wala kaming gamit eh. I think you'd notice nung start, tumatakbo ako, naka-leather shoes. Nag-rescue ako, leather shoes. Wala akong proper gear. Ang helmet lang namin was yung white. Yun lang yung nakita ko sa baba. Tapos, yung mga pick-up, mga private vehicles, niligyan na lang namin ng mga flag na puti. Yung unit namin, we're dependent from one another. Kahit ako, I find strength sa mga kasama ko. Ang daming beses na gusto kong umatras, pero si JR kasi, si Jihad, si Laulo, hindi, sige, hindi tayo yun, sama-sama tayo, Saracan, sige lang. Kahit anong mangyari, importante na ginagawa natin to na para kay Allah. Yun ang jihad namin. So yun rin yung nagpo-push namin. Ako personally, I did not expect na ang makakasama ko magiging mga members. Mga kasama ko sa rescue, yung Saracan, yung Suicide Squad. Ordinary people, may estudyante, meron fisherman, may tambay. Wala kaming training. Akas ng loob lang talaga. Yes. Will and yun nga na gusto lang tumulong to make a difference. You don't have to be somebody. Lahat naman eh. Pinaka mababang tao kahit di ka pa nakaaral pero nakatulong. That's one example na lahat tayo may role. According to Tong, there should be no politics. This is the time for rebuilding. Dati, ako, nung hindi ko alam, narinig ko lang from kwento na ganito. Ganon din ako. Pero nung nakatend ng ilang consultations, naliwanag na ganon. Ito yung best option talaga. We must not fight it. If this pushes through, 80% of the manpower would be coming from the IDPs. Hatred, lahat ng kalimutan, tapos na yun.
this is another chapter of our lives. For those yung mga civilians na may mga doubts pa, huwag kayo makinig kung kani-kanino. I'm open to kung paano ko naiintindihan para lang ma-clear yung mga shadow of doubts ninyo lahat. For all Maranaos, I think we have to make a stand na black and white tayo. Huwag tayo yung alanganin. Itong nangyari sa Marawi is we also have to blame ourselves kasi pinabayaan din natin eh. And I got a chance to talk rin with Sec Del Rosario. Napakalino naman sa consultation. I think what others are raising na tatamaan daw yung mga mosque, hindi naman yan eh. Hindi yan tatamaan. Yung regarding yung designs, yung culture daw natin, that's just a picture. Just a, kaya nga may term na proposal kasi it would depend rin sa consultation ng mga tao. Nasagot naman ng TFBM na they will be very, very ano with the cultural ano aspect. I think ang priority rin ng TFBM is to fix yung mga basic na mga problema. Yan, drainage, small roads, zoning, wala tayong zoning. Wala tayong finalo ng mga building codes dyan. The Task Force Bangon Marawi was established to help the Maranao people. Basic assistance are being provided and brought to the IDPs or internally displaced persons. Yan ang dapat na mission natin lahat eh, to prevent what happened in Marawi, to prevent it from happening again. Thank you. Thank TFBM for being very patient. They listen to us, yung mga civilians. Sana huwag sila magsawa. Rest assured, kami rin na mga civilians na nakakaintindi ng programs. We will support you because we want na rin to, we want to live our lives na rin, go back to that. His story proves that the Filipinos are naturally helpful and compassionate. Every one of us is fighting for life. We fight for what is good and what is best for everyone. And then, we get the real jihad of our lives. This has been Sweet Lukman, Philippine Information Agency.